Yon mga kabarberos, magandang araw sa ating lahat. Gagawa tayo ng haircut tutorial na taper fade. Wala mo ng intro, diretso na natin. And then, turo na natin kung paano natin gagawin ito. Yon, 1.5 na clipper guard muna dito sa may part na to. Para sa akin, kapag nagugupit ako ng taper fade, 1.5 yung paborito kong gamitin para yung guhit dito sa may likod ng tainga ay kitang-kita. Kumbaga, makikita natin yung forma. Dahil kapag ang gagamitin natin dyan ay yung number 1, medyo mas numinipis siya. Kaya hindi natin masyadong nakikita yung forma ng guhit dito sa may parting likod kung saan ko ito binabawasan. Pantayin natin yung pinakanguna niya dahil ang gupit niya ay taper crop top. Kumbaga, pinagsamang dalawang klase ng gupit. Ipoporma natin ng nakapantay yung bangs niya and then iti-texture lang natin yung ibabaw niya. Gamit ang aking trimmer, umpisa natin ito, gawin natin ito paikot sa ganitong klase ng pagbabawas. Cut natin yung part ng kanyang patilya. Ito yung pinakang magiging guidelines natin para sa pagbe-blend mamaya. Ganon din yung paghuhit dito sa may likod ng kanyang patilya. Dapat ay hair end lang para pag tumubo ito ay magandang tingnan. Ganon din dito sa may part ng likod niya. I-cut din natin ang tuwid para ito rin yung magiging guidelines natin sa pagbe-blend mamaya. Huwag muna natin i-direct na 0. 0.5 muna yung gamitin natin. Itaas natin yung adjuster para hindi masyadong mapersa yung pagnipis niya, kasi kapag 0 agad, kapag napasubra yung paghagod natin, maaring mas mapataas yung pagkakabawas nito o biglang puputi dito sa may bahaging itaas, para kontrolado unti-unti yung pag-blend niya. Dito naman sa may bahagi na itinuturo ng aking daliri, gamitan natin ang number 1 na clipper guard para mas balanse yung pag-blend niya. Siyempre, dandahan lang yung paghagod. Same motion pa rin para mas maganda yung paghagod natin. Makitirin natin yung mga may itim na bahagi. Huwag masyadong itataas para hindi masyadong mapataas yung pagkakabawas nito. Saka natin ngayon buburahin yung pinakang guidelines na ginawa ko kanina
naka-zero close ito. Paid blade, manipis yung talim para mabura na natin. Kung hindi kaya ng ating paid blade, gamitin natin yung ating trimmer sa kunti-kunting paghagod para mawala yung pinakang guidelines nito. Pantayin na rin natin yung mga sobrang buhok dito sa may bahaging ito para kapag ating inahita na, okay na siya. Kunti na lang yung ating babalikan. Mag-retouch tayo gamit ang ating maliit na suklay at gunting para matanggal yung mga gunting dark spot. Masarap mag-sundot-sundot ng gunting sa mga ganitong bahagi ng buhok na may mga lubak-lubak na anit. I-texture natin yung ibabaw. Kapag makakapal yung part ng dulo ng kanyang mga buhok, maganda yung ganitong klaseng pamamaraan. Dapat meron tayong maliit na gunting para hindi mahirapan yung ating kamay sa pag-texture ng buhok. Siyempre, kailangan nating ahitan yung lugar ng nilagyan natin ng guideline sa buhit dito sa pinakang gilid niya.
Lagyan natin ng herbal yung powder para maiporma natin ng maganda yung part ng ibabaw niya. Bagay sa mga ganitong klase ng gupit ang herbal yung powder sa mga crop top at sa mga iba pang klase ng forma sa gawing ibabaw nito. Yung Kabarberos, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.